Kumusta na kayo mga kapanalig? Ito po si Father Anton, ang Pangulo ng Radyo Veritas 846. Meron po tayong mabuting balita. Ano yon? Ating pong pagagandahin at paigtingin ang ating mga misa na live dito sa Radyo Veritas. Meron po tayong alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 6 ng gabi at alas 12 ng madaling araw. No? At ito po ay buhay na buhay. At kasama po natin ang mga charismatic priest, healers, exorcists, counselors, na mga pare upang tayo po'y magabayan na lalong mapalapit sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pinakamataas na uri ng pagsamba, ang Banal na Eukaristiya. At meron po tayong mga bagong programa. Ang tawag po dyan ay Eucharistic Advocates, na kung saan marami po tayong mga special packages tulad ng mga Christ-centered feasts and activities. Meron po tayong Marian feasts and activities. Meron din po tayong mga healing, no, and deliverance liturgical activities. At syempre, ito pong ating traditional na Advent, Christmas, and Lent and Easter programs. Pwede po tayong magpamisa sa mga yan ng buong taon. At syempre, meron pa rin mga special intentions para sa inyong mga special na pangangailangan. Naway, takilikin po natin itong Eucharistic Advocates Program ng Radyo Veritas bilang ating debosyon sa Banal na Eukaristiya. Pagpalain kayo ng Diyos, siksikliglig umaapaw. God bless you more.
si Monsignor Celso Ditan at si Sister Lisa Infante ng Legion of Mary, Senatus of Northern Philippines, mga Legionaryo ni Maria at tinangdasalin ang Catena Legionis. Sino siyang dumarating, marilag na tulad sa bukang ni Waiwai, magandang tulad sa buwan, maningning na parang araw at kakilakilabo na tulad sa dumadaluhong na hukbo? Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. At nagagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas. Sapagkat liningap niya ang kanyang alipin at mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salin lahi. Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Kinahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-salin lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang bisig, pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang. Kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Para noong una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan, siya nawa. Sino siyang dumarating, marilag na tulad sa bukang liwayway, magandang tulad sa buwan, maningning na parang araw, at kakilakilabot na tulad sa dumadaluhong na hukbo. O Maria, ang ipinaglihing walang sala, ipanalangin mo kaming dumudulog sa iyo. Tayo'y manalangin. O Panginoong Hesukristo, aming tagapamagitan sa Ama, na nagpagindapat italaga ang pinagpalang Birhen Mariyang iyong ina, na amin ding maging ina at tagapamagitan sa iyo, buong awa mong ipagkaloob sa sinumang lumalapit at sa iyo'y napaaampon, na tamuhin ang iyong tulong alang-alang sa iyong ina. Siya nawa. Kakapanalig, ako po si Monsignor Celso Ditan at si Sister Lisa Infante ng Legion of Mary, Senatus of Northern Philippines. Sumain niyo ang katotohanan. From Mega Manila, Philippines, and the World Wide Web, through broadcast and social media, Veritas 846, Kapanalig, in observance of Lenten season. Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Member, Catholic Media Network, and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kapanalig, ang ating Philippine Standard Time, 7 minuto makalipas ang alas 12 ng hating gabi araw ng Huwebes, ika-21 at isa sa buwan ng Marso taong 2024. Para sa mga kapanalig nating overseas Filipino workers, mga kababayan nating mandalakbay sa labas ng ating bansa, inihahandog ng inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, saan mang dako ng mundo at anumang oras sa inyong kinaroroonan, ang Healing Mass sa Veritas. Ang mga Healing Masses sa Veritas ay sumasa inyo sa wikang Filipino na masasaksihan tuwing alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 6 ng gabi, at alas 12 ng hating gabi, kasama ang ating mga healing priests sa gabay ng Birheng Maria, maaaring mag-alay ng mga mass intentions at love offerings para sa mabuting kalusugan, paggabay, misa pasasalamat, misa para sa kaluluwa ng mga yumao, at iba pang mass and prayer intentions. Bisitahin lamang ang aming website, veritasph.net. Maaari rin makipag-ugnayan sa pamamagitan ng Facebook page, DZRV846, o magpadala ng mensahe kay Brother Jeffrey Austria ng Veritas Religious Department. Healing Mass sa Veritas. Saan man sa mundo, ang mga kababayan nating Pilipino, kasama nyo ang inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Sumain nyo ang katotohanan. Tinig
ng Diyos ang ating kailangan. Veritas 846. Makinig! Halina't makiisa sa hapag ng Panginoon, ang hapag ng katotohanan at ng ating kaligtasan dito sa Healing Mass sa Veritas. Isa mapagpalang Webes ng umaga po sa ating lahat mga kapanalig. Tayo po ngayon ay inaanyayahan sa ating Healing Mass dito sa Radio Veritas. Ipinagdarasal ng inyong kapanalig na himpilan ang lahat ng mga intensyon para sa misang ito. Isama din po natin sa misang ito para sa agarang paggaling ni Bishop Teodoro Bacani D.D. Gayun din ang mga panalangin ng ating mga Eucharistic Advocate, Benefactors at Donors at lahat ng mga kasapi sa ating kapanalig radio community. Ngayon po mga kapanalig ay araw ng Huwebes sa ikalimang linggo sa panahon ng Kwaresma. Ang ating pong punong tagapagdiwang sa misang ito ay si Reverend Father Bong Turingan. Buksan ang aming puso, turuan mo pag-alab sa bawat pag-uuro, lahat ay makayakap. Buksan ang aming isip, sikat at nahang liwanag ng kusang matangkilig tungkuling mahabanag. Buksan ang aming palad, sarili maialay, turuan mo ihahanap kami ng bagong malay. Simulan natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumaiin niyo ang Panginoon. At sumaiin niyo rin. Mga ginigil ko mga kapatid, mga minamahal ko mga kapanalig, sa ating banal na pagdiriwang na yung banal na Eucharistia, idinudulog natin ang ating mga sarili. Ating isinusuko ang lahat ng ating mga adhikain sa ating mahal na Panginoon upang tayo magabayan niya at pag-ukulan ng agarang solusyon ng ating mga suliranin sa pamamagitan ng Kanyang banal na Espiritu Santong kaloob sa atin ng Ama at ng Anak. Kaya naman mga kapatid, sa pasimula ng ating banal na pagdiriwang at pagtitipon na ito sa hapag ng ating Panginoon, ating suriin ang ating mga sarili, pagsisihan at talikdan ang ating managawang pagmamalabis, pagkukulang at kasalanan. At hihingan ang kapatawaran upang tayo maging marapat makibahagi sa ganitong pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa. At sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, kahit patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, bilang tugon sa aming ngayoy dumadalangin, itulot mong ikaw ay aming makapiling. Ang pagtitiwala namin sa dakilang pag-ibig mo ay tunghayan mo sa aming ngayoy naririto upang sa pagkaparam ng bahid ng aming mga kasalanan, kami makapamuhay sa iyong kabanalan at maging ganap na tagapagmana ng iyong pangakong buhay sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, nagpatira pa si Abraham. Sinabi pa sa kanya ng Diyos, "Ito ang ating tipan. Ikaw ay magiging ama ng maraming bansa. Hindi na Abraham ang itatawag sa iyo, kundi Abraham. Sapagkat ginagawa kitang ama ng maraming bansa,
pararamihin ko ang iyong mga inapo at magtatatag sila ng mga bansa at may magiging hari sa kanila. Tutuparin ko ang aking pangako sa iyo at sa iyong lahi at ako'y magiging Diyos ninyo habang panahon. Ibibigay ko sa inyo ang lupain ito na inyong tinitirhan ngayon. Magiging inyo na ang buong lupain ng Kanaan habang panahon. At ako ang magiging Diyos ninyo. Kayo naman ay dapat maging tapat sa ating tipan. Ikaw at ang iyong lahi, sabi pa ng Diyos kay Abraham. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Nasa isip ng may kapal ang tipan niyang kailanman. Siya ay hanapin at ang kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan. Ating gunitain ang kahangahangan niyang mga gawa. Ang kanyang paghatol, gayon din ang kanyang ginawang himala. Nasa isip ng may kapal ang tipan niyang kailanman. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham, gayon din ang lahat na anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon, siya ang ating Diyos, sa kanyang paghatol ay ang nasasaklaw buong sansinukob. Nasa isip ng may kapal ang tipan niyang kailanman. Ang tipang pangako'y laging nasa isip niya kailanman, ang mga pangakong kanyang binitiwan sa lahat ng angkan. Ang tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham, at may pangako rin ginawa kay Isaac na lingkod na mahal. Nasa isip ng may kapal ang tipan niyang kailanman. Wika mo yaming diringgin, wika mo yaming susundin, wika mo aming tutugdin. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin niyo ang pagpapahayag sa mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, "Tandaan ninyo, ang namumuhay ayon sa aking aral kailan may dinak makararanas ng kamatayan." Sinabi ng mga Hudyo, "Ngayon natitiyak naming inaalihan ka na nga ng demonyo. Namatay si Abraham at ng mga propeta, pero sinasabi mong hindi mamamatay kahit kailan ang sinumang namumuhay ayon sa iyong aral. Dakila ka pa ba kaysa aming amang si Abraham? Siya'y namatay, gayon din ang mga propeta. Ano ba ang akala mo sa sarili mo?" Sumagot si Jesus, "Kung ako ang nagpaparangal sa aking sarili, iyay walang kabuluhan. Ang aking ama ang nagpaparangal sa akin at sinasabi niyong siya ang inyong Diyos. Hindi niyo siya nakikilala, ngunit siya'y nakikilala ko. Kung sabihin kong hindi ko siya nakikilala, ako'y magiging sinungaling na tulad ninyo. Subalit nakikilala ko siya at ginagawa ko ang kanyang sinasabi. Natuwa ang inyong amang si Abraham nang mabatid na makikita niyang araw ng pagparito ko. Nakita nga niya ito at siya'y nagalak. Dahil dito'y sinabi sa kanya ng mga Hudyo, 'Wala ka pang 50 taon at nakita mo na si Abraham?' Sumagot si Jesus, 'Sinasabi ko sa inyo, bago ipinanganak si Abraham, ako'y ako na.' Dumampot sila ng bato upang siya'y batuhin, ngunit nagtago si Jesus at lumabas ng templo." Mga ginigilo ko, mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Nagtago si Jesus, sabi sa Ebanghelyo. Ito ba dahil sa kanyang takot na siya'y mabato at mapatay ng mga taong nakarinig sa kanyang pagpapahayag? Ganun na lamang ba, mga kapatid, ang pagtugon nila sa salita ng Ama, ang verbo na nagkatawan tao? Nais lamang marahil ang ating panipaliwanag sa mga taong ito na may limitadong pangunawa ang tulad ng katauhan ng Panginoong Hesukristo na naging lingid sa ating kamalayan at diwa, na ngayon sa pamamagitan ng kanyang pagsasalita, ng kanyang pagpapahayag sa kanila, ay dapat itong nagmulat sa kanilang diwa na siya ay kapiling nila, ang verbo na nagkatawang tao. Hindi naman yan po, yan naman po ang propesiya patungkol sa kanya, ng verbo ay nagkatawang tao at ang tao ay nakipamayam sa atin.
At ang kanyang pagparito ay hango sa kanyang ugnayan sa kanyang ama. At ang kanyang ugnayan sa kanyang ama, ang kanyang itinuturo upang nasaan man siya, dapat ang kanyang mga tagasunod ay naroon din. Kay ganda kung pagsamasamahin natin at gagamitin natin ang eskriptura o banal na kasulatan. Pero hindi ito ang ginamit ng mga tao nakarinig ng kanyang pagpapahayag. Kaya naman ganun na lamang ang galit at puot sa kanilang mga puso. Hindi ang salita ng Diyos marahil ang namumutawit, ang nabubuhay sa kanila, kundi ang kanilang limitasyon, emosyon. Hindi ba mga kapat, kapag tayo din naman napapamayanihan tayo ng ating emosyon, ano ang kuminsan na, ang ating nasasabi? Madalas, taliwas sa ating nararamdaman o bugso ng damdamin ang ating nasasambit. Diba? So, marahil mga kapatid, hindi natin masisi ang mga taong nakarinig ng kanyang salita, kanyang pagpapahayag. Bunsod ng kanilang puot at galit, napamayanihan sila ng kanilang emosyon. Kaya, hindi nila masabi ng tama ang kanilang karunungan sa pamagitan ng limitasyon na pangunawa. Kaya mag-ingat tayo na huwag natin tularan ang mga taong ito na nakarinig sa magandang pagpapahayag o hindi natin revelasyon ng ating mahal na Panginoon na siya'y galing sa Ama. At ang siya at ang Ama ay iisa na ang kanilang katauhan bilang Diyos na nakipamayam sa atin ay isang pribilehyo na dapat nating pagpasalamat. Ang berbo, nagkatawan tao, nakipamayam sa atin. Doon pa lamang nagpapasalamat na tayo sapagkat ipinahahayag lamang sa atin ng Ama sa pamagitan ng kanyang anak na sila ay walang tigil, walang patid sa pakikipamayam sa atin upang iparamdam ang kanilang presensya. At dahil nga dito sa tagpong ito, mga kapatid, naging mitsa ito. Naging mitsa sa buhay ng ating mahal na Panginoon. Nais na siyang batuhin. Subalit, ang pagtatago niya hindi dahil sa kanyang takot. Ang kanyang pagtatago sa madla upang makalabas sa templo ay nangangalugan, hindi pa niya oras. Hindi pa dumating ang oras ng kanyang dakilang pagbibigay ng kanyang sariling buhay. Kaya anong sinasabi sa atin? Mga kapatid, darating ang araw, no? Magkakaroon din at mabubunyag din ang katotoo tungkol kay Kristo. At katulad na nangyari sa ating ebanghelyo, umpisa pa lang ito ng kanyang pagpapahayag. Umpisa pa lang ito ng kanyang pagtatapat. Umpisa pa lang ito ng pagpapatotoo niya tungkol sa pangunahing dahilan ng kanyang pagparito na siya ay galing sa Ama. At ang kanyang salitang binibitawan, pinapahayag, sinasambit, winiwika, ay hindi ganang sa kanya, kundi ganang sa Panginoon. O, di ba? Meron tayong kasabihan, tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Pero dito sa ating ebanghelyo, parang kumabig muna yung emosyon, yung dibdib ng mga tao na napamayanihan sila ng puot at galit at marahil inggit, no? Napamayanihan sila ng puot, no? Dahil marahil yung contempt, no? Yung feeling of contempt against Christ na hinusgahan na nila siya. Sino ka ba? Wala ka pang 50 anyos, nakita mo na si Abraham? Kapatid, hindi naman nakita ni Abraham si Jesus. Nakinig siya sa berbo ng Ama. Nakinig si Abraham. At ang pinakinggan niya, si Jesus na nagkatawan tao. Ang anak ng Diyos, ang berbong nagkatawan tao. Napakinggan na niya sa wika ng Diyos na nagparamdam sa kanya, na nagutos sa kanya. Kaya naman mga kapatid, marahil marami pa tayong dapat matutunan sa ating Panginoon Jesucristo. Marahil yan din ang tema ng ating ebanghel kung bakit nagawa niyang magtago, magawa niyang umiwas mula sa nakaambang kamatayan niya sa pamamagitan ng pagbabato. Hindi pa oras dahil marami pa dapat nating malaman tungkol sa kanya at tungkol sa kanila ng Ama. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.
Ilapit natin ang ating mga kahilingan kay Jesus na gumagabay sa atin sa ating pagpupunyagi sa pananampalataya patungo sa Ama. Sa bawat pagdalangin at kahilingan, ang ating poitutugon, Jesus, dalhin mo kami sa Ama. Jesus, dalhin mo kami sa Ama. Ang kaharian ng Diyos naway manatili sa mga puso ng mga kumikilala sa presensya ni Jesus. Manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, dalhin mo kami sa Ama. Sa pamamagitan ni Jesus, may pagkaloob nawa sa atin ang kakayahang magpunyagi sa pananampalataya katulad ng ginawa ni Abraham. Manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, dalhin mo kami sa Ama. Ang diwa ng ating pananampalataya naway ganap nating maipadama sa pamamagitan ng pagkilos ni Jesus sa ating mga puso. Manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, dalhin mo kami sa Ama. Ang mga may sakit at binabagabag na mga suliranin naway magpasalamat sa presensya ni Jesus na kanilang kasama sa paglalakbay. Manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, dalhin mo kami sa Ama. Ang mga tapat sa Panginoon na namayapa na ay makarating nawa sa kanilang walang hanggang tahanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, dalhin mo kami sa Ama. Panginoong Diyos, igawad mo ang aming mga kahilingan at panatilihin ang aming pananampalataya habang kami ay naglalakbay sa buhay upang ang muli nating pagsasama ay mapuspos ng kagalakan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Sa'yo, Ama, aming handog, ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayan, sumasabong bigay sa iyong kagandahang loob narito, aming may aalay mo sa lupa't buo naming paggawa. Ang tinapay nito para sa amin nagbibigay ng iyong buhay. Sa utos mo, nalulugod akong labis. Di masukat ang galak ko, pagkat aking kapuri-puri ka Diyos lumikha ng sanlibutan. Sa iyong kagandaang loob na rito ang aming may aalay mula sa karasang ubos at buwan ng pagawa. Alak nito para sa amin nagbibigay ng iyong Espiritu. Ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayan, sumasamo, humihingi ng patawad mo. Patuloy kayong manalangin mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang paghahain ng mga natitipon dito upang ito'y pakinabangan sa pamumuhay namin sa mundo at sa pagkakamit ng kaligtasan ng mga tao. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamat. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon, sa pagpapakasakit ng giliw mong anak, ang sangkatauhay minarapat mong magpahayag na iyong dakilang pag-ibig sa lahat, na pawang nais mong tubusin ng Mesiyas, sa harap na iyong kadakilaan, kapos ang dila naming magsaysay, sa pag-ibig na makapangyarihang sa krus ay itinanghal, sa krus ipinasyang patawarin ang mga tao, sa krus nagtagumpay ang ipinakong Kristo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon,
kadakilaan mo. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, ginawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sige pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyong lahat ito bilang pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ngayon ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal, iligtas mo kami tanan. Poong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Honesto na aming Obispo at ang lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin, mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din na lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ng kanyang kabiyak sa puso na si San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Mapagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan na iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Ah, 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 ah.
Dumulog tayo ngayon sa ating Amang nasa langit sa pamamagitan ng pagdalangin natin ang panalangin itinuro ni Jesus sa atin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kamiyadiya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa anumang kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya. Huwag ang paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan at pagmamahal ng Panginoon lagi nawang sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, magbahagi na po tayo ng kapayapaan at pagmamahal sa bawat isa. Peace be with you all, my dear sisters and my dear brothers. Kapayapaan po sa inyo lahat, mga kapanalig. Pero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Pero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga ginigilig ko, mga kapatid, narito ang ating mahal na Panginoon. Siya, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayong lahat na nakikibahagi ngayon sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka
at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus, ang nagkatawang taong salita, salamat sa iyong anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubo, linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kupkupin mo ko at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, Ikaw ang daan, Ikaw ang katotohanan, at Ikaw ang buhay. Iligtas mo kami. Amen. Mga kapanalig, ang Radyo Veritas ay muling nagsasagawa ngayon ng Lenten Exhibit. Tampok ang mga imahe ng pagpapakasakit ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya't amin pong kayong inaanyayahan na makabisita sa Fisher Mall, Quezon City. Bukas po ito simula alas 10 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Ang Lenten Exhibit ay magtatapos po hanggang March 31, 2024. Ngayong nalalapit na mga mahal na araw, inaanyayahan namin kayo na makiisa, manalangin at magnilay tungkol sa pagpapakasakit at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Halina't mag-alin ng mga pamisa at maging bahagi ng Eucharistic Advocate. Tumawag lamang po sa mga numerong 8925-7931, local 129-131 at 137. O mag-text lamang po sa numerong 0977-620-9460 at 0917-631-4589. At pakihanap na lamang po sina Miss Renee Jose or si Miss Ali Nahe. Muli po mga kapanalig, maraming salamat po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinagsalo sa iyong piging na banal at dumuluhog sa iyong pagmamahal upang kaming tumanggap ng banal na pakikinabang ay maging mga kasalo sa buhay na walang katapusan. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain nawa tayo na mapagmahal at mapagkalingan Diyos, ang Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Taglay ang pagmamahal ni Kristo, humayo na po tayong lahat. Tapos na po ang ating banal na misa. Salamat sa Diyos. Diyos. Ni trino pe
Mga kapanalig, bilang isang bayan, tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa iisang katawan. Tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabanal-banalan na sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupulit pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig. Nakasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalong higit ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman. Ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan. At ang lahat ng tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din, ipanalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya. Ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba. Ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin na makapangyariang Ama na nagsugol sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y may pagkasundo sa kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo sa ang kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Panginoon ang aking tanglaw, sa panganib ako'y iingatan. Kanino ako masisindak, matatakot kung ako'y lagi nasa piling niya. O Diyos, pakinggan mo ang aking tawag at sa aking mawat mahabag. Buhay ko pagtangkaan, buhay ko may pagbantaan, sa'yo pa rin magtitiwala kailanman. Ang Panginoon ang aming tanglaw, sa panganib ako'y iingatan. Kanino ako masisindak, matatakot kung ako'y laging nasa piling niya. Ingatan kanin.
nasisindak, matatakot kung ako'y lagi nasa piling niya. Kanino ako masisindak, matatakot kung ako'y lagi nasa piling niya. Makapangyarihan Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipinagkaloob mo ang lakas ng sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman. Ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, at ang mga may mga matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan, pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mapatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan. At sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihan Diyos na kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Pantung ergo sacramento veneremur cerui et anticum documentum novo cedatritui restet fides supplement sensu defectui genitori genitoque lauset jubilatio salus nor virtus coque sit et benedictio procedenti amor troque comparsit laudatio. Amen. Amen. Panem de cielo persististi eis, omne delectamentum in se habente. Oremus, Deus, cui nobis sub sacramento mirabili, passiones tuve memoriam reliquisti, tribue quesumus, ita nos corporis et sanguinis tuvi sacra mysteria venerari, ut redemptionis tuve fructum, id nobis vegeter sentiamus, cui vives et regnas in saecula saeculorum. Amen.
Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na purihin pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mag-aaliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang Kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Mga kapanalig, ating pong pinasasalamatan si Reverend Father Bong Turingan sa kanyang pangunguna sa pagdiriwang ng Healing Mass dito sa Radio Veritas. Ating din pong pinasasalamatan ang ating mga Eucharistic Advocate, Benefactors at Donors. Maraming salamat din po sa kasama kong naglingkod sa misang ito na si Kapanalig Mark at sa Veritas Technical Team at Social Communications Team at ang Religious Department sa pangunguna ni Binibining Rene Jose, Homer Biray, Jeffrey Austria at Ali Maynahe. At sa inyo po mga kapanalig, kami po ito uspusong nagpapasalamat at patuloy na nag-aanyaya na makinig sa ating kapanalig na himpilan at manood sa ating Facebook at YouTube live broadcast. Mapapanood na din tayo sa Diocese of Romblon. Abangan po natin ang misa sa 6 ng umaga na pamumunuan ni Reverend Father Robert Leo CJM. Sa 12 ng tanghali na pamumunuan ni Reverend Father Miguel Juarez Condes Ocarm. At sa 6 ng gabi na pamumunuan ni Reverend Father Dave Bao. Manatili po tayo nakasubaybay sa programang Healing Touch sa Veritas na pinamumunan pa rin ng inyong lingkod, Reverend Father Bong Turingan. Dito lamang yan sa Radio Veritas. Sa ngalan po ng Radio Veritas 846, ang Radio ng Simbahan, ako po ang inyong kapanalig, Raffy J. Ulina, na bumabati na isang mapagpalang Webes ng umaga at sumainyo ang katotohanan. Pagpalain ka, kapanalig! Veritas 846, makinig! Kapanalig, ugali.